Isang mainit na gabi, mga katabloidista. Ako nga palang yung likod na nag-iisang tigasing pwede niyong himasin. Ang magaling sa labas-masok. Ang hardinerong magdidilig sa inyong mga katawang lupa gabi-gabi. Jigo-jigolo. At syempre kayo nakatutok dito lang sa Talik Talk. Talik Talk. Talik Talk. Talik Talk. Talk. Kasama si Jigo Jigolo. Talik Talk. Ayun mga ka-tabloid, sa isang mainit na gabi sa inyong lahat. Ayan. At syempre pagka Wednesday, alam nyo naman, no? Taliktok na. Kapag katalik-tok, eh mainit na naman ang ating gabi. So, syempre, para uminit ang ating gabi, share-share na tayo, mga katabloidista. Share nyo kami sa aming official Facebook page, Abante Radio Tabloidista Facebook. Ayan, at naka-simulcast din kami sa aming YouTube channel, Abante Radio Tabloidista. Ayan, share ko muna, mga katabloidista. Share nyo na rin. Ayun mga katabloidista, oras natin, no? Oras natin na 5 minutes makalipas ang alas 7. Oh, galing, no? 5 minutes makalipas. Taglish, ha? Taglish. You're going FM, ha? Ayan, naging FM na tayo, ha? Ayun, matindi. So mga katabloidista, syempre, no? Nasabi ko na sa inyo kung saan kayo magsusubscribe sa aming mga social media accounts, YouTube channel, Facebook page, pares lang yan, Abante Radio Tabloidista, ayan. At syempre, bagong lahat, batiin muna natin yung mga nagdiriwang ng kanilang birthday. Happy, happy birthday kay Bicoy Daria. Happy birthday kay Mark Bantog ng Loyola Heights. Happy birthday kay Shireen Dalikva. Happy birthday kay Jeff Hernaes. Happy birthday kay Alona Aguilion. Happy birthday kay Blanche Panit. Happy birthday kay Ramil Fabricante. Happy birthday kay Alfie Almote. Happy birthday, no, sa malupit nating si Ariel Tolentino. At happy birthday din kay Miss Kaja Ramos ng Rizal. At syempre, happy second anniversary, no, sa boss natin, si Boss Bastin at si Ma'am Mia Adrias. Ayun, happy second anniversary. Ayun, ayun. Naririnig nyo ba ako mga katabloidista? Okay bang audio natin? Ayan, sabi ni DJ Virus, wala ata sounds. Ayan, DJ Virus Bacolod. Ayan, nagpapa-shoutout. Ganun din si Brad Buboy. Sabi naman ni Dane Kaden Escorel, Lodi, pasabay din ang birthday ng mama ko, si Imelda Ochoa Escorel. Ayun. So yung mga yakman natin dyan, no, meron tayong segment dito na kwentutan kung saan na pwede kayong pumasok sa aming stream yard. May mga yakman na bang nakaabang dyan? Ayun. Meron ha. Solid to. Magtatanong to live maya-maya. So bago natin na papasukin yung yakman universe, syempre kilalanin muna natin ang ating special guest, no, matindi to. Solid mga katabloidista, pero ito nga, no, sabi nga nila, kapag ka Wednesday, Monday, tsaka ano, tsaka Friday, talagang taliktok yung inaabangan ng mga Yakman Universe. Ayan. So, syempre, pakilala na natin si Paula V. Ayan. Hi, Paula. Hello. Ayan. Hello. Isang mainit na gabi, Paula. Kamusta ka naman? Okay naman. So far, so good. Ayan, gaano ba yung so far so good na yan? Oo, gaano ka good? Okay lang. Yun, chill.
tama, goods na goods, no? Alam mo, Paula, talagang sobrang dami mong tagahanga, no? Na Yakman Universe. Kumbaga, sabi nila sa akin, alam mo ba, Sir Gigo, sobrang kaklose ko yan, pero hindi niya ako kilala. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Pero parang nasubaybay ang kanyang lumaki. Parang ganun yung mga lingwahe nitong Yakman Universe natin. So ilan sa kanila, mamimit mo, papasok sila sa live stream natin para magtanong sila tungkol sa'yo dahil sobrang tagahanga mo nga sila. Pero bago tayo mag-move forward, kailangan muna natin maging malinaw dito, no? Gusto namin malaman ano bang lagay ng love life ni Miss Paula V, no? Para ma-avoid natin yung mga biglang may magme-message sa page natin, no? Ayan. Wala naman akong love life. 5 years na. Uy! 5 years. Ano to? By choice ba to? O talagang meron kang criteria na sobrang hirap mong mahanap? Hindi mo by choice. Tapos, depende kasi sa work ko. So, ayun. Mm. Hindi madali makahanap. Paano mo nasabing hindi madaling makahanap? Ano ba ang nagiging conflict? Pag halimbawa may boyfriend ka and yung work mo nandyan, ano ba sa tingin mo yung nagiging pinaka main problem? Nang sa ganun, yung mga nakikinig sa atin, maiwasan nila yon. For example, papasok sila sa'yo sa buhay mo. Diba? Kumbaga, ayaw pala ni Paula ng ganito, so dapat maging ganito ako. Ano ba nagiging problema sa tingin mo? Hindi, depende sa work kasi nag-work ako sa social media. Yung nagmo-model, ganyan. As my girl, only fan. So, hindi lahat ng guy tanggap yung babae na ganun yung work, syempre. So, it depends kasi. Pag may dumating, edi okay. Pag wala, edi waiting game, ganun, diba? Yun, waiting game, tama. Pero 5 years, hindi biro yun, no? Kakaibang nakakabilib na, ano yun, na disciplinary measure, diba? Parang ano talaga, di ba? Siyempre, maganda ka, sexy, hindi mo maiiwasan na meron at meron talaga magpapasabog sa inbox mo na parang pagising mo, ilang messages yung nag-aabang, puro hi. Di ba? Parang ganun. So, paano mo minamanage yung tagal mong single, sa dami nagpaparamdam sa'yo? Ano, nare-reject mo ba lahat? Or may mga pinipili ka rin na in-entertain? Hindi naman kasi laging may nandyan. I mean, parang sinabi mo nga kanina na lagi may nagme-message. Hindi ganun eh. Ah, okay. Panapanahon din. So, kung meron man, yun yung mga lalaki na parang gusto lang, fubo, gusto lang, ganito, gusto lang ganito. Mm. So, ako, ayoko na kasi ng ganun eh. Parang, syempre gusto ko na mag-boyfriend. Ilang taon na din ako, diba? Oo, so, tama. Nabanggit mo na rin yung mga lalaking gusto lang ng fubo. Halimbawa, gusto ka nila, gusto kong matake, fufubo lang sila. Paano mo sinasabi in a nice way na parang, ay, ayoko na eh. Parang, ayoko makipag-fubo. Parang papano yun? Dapat kasi okay lang sa akin. Kasi di ba 5 years akong single. So, ngayon, hindi na good. So, parang pagkaganon, parang hindi ko na lang nire-replyan. Kasi, replyan ko pa haba pa yung pag-uusap namin. Di ba? Pag nire-replyan mo, mag-i-imagine pa, no? Pag nire-replyan mo, lilikot pang imagination niya na may rainbow after the rain. Yung pala, wala. Diba? Iwasan na lang. Ayan. Alam, pero ano ba ang hanap mo sa isang lalaki? Para lang may idea tayo kung ano bang... Simon naman, hindi ka naman talaga nagmamadaling makahanap. Pero ano ba yung particular type ng guy na parang ma-attract ka na masabi mong, pwede to, yung mga ganun. Kahit physically, kahit ano. Physically, gusto ko lang mas matanda sa like, ilang taon? Mga 29 and above. Yan. Pero hindi naman 40s, pero mga 29 and above. Ayan. So, safe yung mga 30s, yung mga ganun na. Ayan, yung mga viewers natin. Solid. Pass na ako sa same age ko. Kasi immature pa yung iba eh. So, ayoko na lang. If I may ask, ba ilang taon ka na ba, Paula V? Para may idea tayo, wow, yung mga kaedad mo, hindi na sila magko-comment pa. 22 lang. 22, ayan, no? Hulaan ko, manguhula kasi ako eh. 1998 ka pinanganak, no? Ayan. Yun yung mga, medyo nahawaan ako ni Master Hans na mga ganun natin. Shoutout nga pala kay Master Hans Kuwa. So eto, may mga comments dito, basahin natin kagaya ni Roy Eusebio. Ayan. Sabi ni Roy Eusebio, pa-flash natin para mabasa ni Paula. Sabi niya, hello, Beb, Paula, Balbuena, shoutout naman dyan.
crush ko yan, sabi ni Roy Eusebio. Ayun. At saka si Brad Buboy, sabi niya, Paula, fans mo ako sa IG and Instagram. Madami yung Instagram niya. Siguro madami siyang account. Kaya Instagrams, sabi niya. And then, sabi naman ni Mac Espiritu, ako, master, pwede. Still kicking ng mga 10 rounds. Grabe. Ang titindi ng Yakman Universe natin, ha? Then, sabi naman ni Mark Conochi Antonio, hi, Paula, from San Lorenzo, South Santa Rosa, Laguna. Ayun. Ayan. So, ito na, mga ka-WDs, syempre, hindi natin patatagalin pa. Meron kasi kaming tutulungan ni Paula V, kaya na siya tinawagan ngayon, para mapayuhan natin. Ito nagpadala sa atin ng kanyang mainit na kwento. Syempre, maganda kasi na may opinion yung lalaki, meron din opinion yung babae, na sa ganun, balanse yung mabibigay nating tulong. Kasi medyo public service to, eh. Para tong ano, RTIA, pero iba lang yung atake, iba lang yung tinutulungan natin. Okay, so Paula V, ready ka na ba sa ating mainit na kwento ngayong gabi? Ready na. Oh, sige, Paula V, Talik Talk. Ayan na, babasahin na pong mainit na kwento. In 5, 4, 3, 2, 1. Ayun. Lihim ng bulaklak. Dear Jigo, itago mo na lang ako sa pangalang Nancy. Sa totoo lang, di ako sanay mag-share ng mga sex capades ko kasi ayoko talaga makisental ng iba. Pero parang wala akong choice, Jigo. Kasi itong i-share ko ay naka-apekto sa relasyon namin ng boyfriend ko na si Ariel. Nagsimula ang lahat, Jigo, nung naging kami ni Ariel 3 months ago. Aminado naman siya na na-aelyahan siya sa akin kaya nanligaw siya. At wala naman akong problema doon. I take it as a compliment, Jigo. Sabi pa niya, may pagkakahawig daw ako sa Korean actress na gumanap na si Dakyum sa Korean novela na The World of Married. Nililibog ako ng gusto ni Ariel, lalo na pag di kami magkasama at sinasabi pa niya lahat ng gusto niyang gawin sa akin once na mabigyan kami ng pagkakataon na mag-Zerzer Jigo. Inihahan tulad niya ang lasa ng pepem ko sa isang ice cream daw na strawberry flavor at di na daw siya makapag-intay na makain ako. Okay. Okay. Nung nagkaroon kami ng pagkakataon, Jigo, na mapagsalo, agad hinaharak ni Ariel ang panty ko at agad idinuktok ang mukha niya sa gitna ng hita ko. Ramdam na ramdam ko ang hagod na matabang dila ni Ariel na pumapaloob sa kalooban ng hiwa ko. Di pa siya nakontento at sinipsip din niya ang perlas ko na talaga namang nagpatirik sa mata ko. Nung naglawa na ang katas ko, basang-basa na ang kobre kama at patuloy pa din dinilaan ni Ariel ang paligid ng singit ng hita. Pati na rin sa puwetan sa madaling sabi ay rimming. Noong sinabi kong malapit na ako, halos magbugmog si Ariel sa pepem ko at walang bukas. At pagkatapos nun, edinog style niya ako. Habang kinakalikot ng daliri niya ang maniko, Jigo. Magaling sa pagbiyak si Ariel at tinanong niya kung bakit ang sarap at ang bango ng pepem ko. Sabi ko, natural lang yan, pero ang totoo, Jigo, may ginagamit akong special na sabon. Tuwing magtatali kami ni Ariel, lagi ko sinasabon ang pempem ko dahil bago kami magsimula, lagi niya ako kinakain ng 2 oras bago ako tirahin. Kaso ito na ang problema ko. Noong naubos na ang special na sabon, wala na akong nagamit nung magtatali kami ni Ariel. Gaya pa rin ng dati, pempem ko agad ang kanyang punterya, pero sa pagkakataong ito, pagkatapos niyang dilaan ng hiwa ko, 2 beses huminto siya at nakita ko na parang nadismaya si Ariel. Tinanong ko kung bakit hindi siya sumagot at tinira na lang niya ako agad. Hinayaan ko na lang yon, Jigo. Pero habang tumatagal, di niya rin ako kinain. Tapos titirahin na lang niya ako nang walang gana. 1 round lang tapos wala na. Nahihiya naman ako itanong kung mabaho ba ang tatay ko. Excuse me. Sige lang. May iba na ba siya?
ano sa tingin mo, Jigo? Problemado din ako, Jigo, dahil wala nang stock yung friend ko na seller ng special na sabon. Hanggang dito na lamang, nagmamahal, Nancy. Ayun, oh. Palakpakan natin si Nancy, no? Ang tindi ng kanyang confession, talagang fearless. Talaga nang hina ako. Para nasamid pa si Paula V, no, sa kwento natin. Nasamid ako. Paula, ano masabi mo doon sa mainit nating kwento, no, dito kay Nancy na parang ang nangyari, eh naging basihan niya yung sabon para masarapan yung kanyang boylet, no, habang kumakain. So nawala yung sabon, nawalan siya ng kumpiyansa. Anong opinion mo dito? Ibig sabihin, hindi maayos yung hygiene niya kasi nagde-defend lang siya sa sabon, eh. Mm-hmm. So, hindi siya siguro naghuhugas ng pempem niya on a regular basis, di ba? Kaya sabon lang yung kailangan niya, di ba? Mm-hmm. Ganon. So, ano mapapayo mo sa kanya dahil nga nawala na yung sabon ngayon at parang nawala ng gana yung jowa niya sa pagkain ng kanyang kipay? Anong mga tips ang pwede mong i-share? Yung applicable talaga sa totoong buhay? Dapat maghugas siya everyday. Tapos hindi lang nakadepende sa yung ganun na sabon. Kasi may ganun talagang sabon, eh, di ba? Iyang. Meron talaga. So, dapat hindi lang yun. Kasi meron naman yung mga feminine wash, yung mga ganun. Pero kahit hindi naman, alam mo yun, hindi ka nakadepend lagi sa sabon. Ganun. Correcto. So yun, Nancy, narinig mo yung sabi ni Paula V, huwag kang dumipende sa sabon. Sa akin naman, syempre, kung ganyan yung sitwasyon mo, halimbawa lang eh, siguro hindi naman siguro na bahuan or what, pero feeling ko, baka mas masarap siguro, no? Yung gamit niya yung sabon na yun, siguro kahit magstay ng 5 hours, no? I go down deep, parang gano'n, no? Sometimes, I know, mapaganong ka, di ba? Tapos, di ba, nung nawala yung sabon, eh baka naman hindi niya din na ganun ka-excited. Siyempre, kung baga nasanay si boyfriend na laging mahalimuyak, talagang malayo pa lang siya, pinabuksan mo pa lang yung, pinabuksan pa lang yung zipper o binababa yung panty, kahit nasa labas pa lang siya ng gate, naamoy na niya. Eh, siyempre, maninibago talaga yon, di ba? So, gawin mo na lang, eh, linisin mo nga, no? Sa paraan na alam mo naman na eventually, baka yun naman yung makasanayan niya. Kasi pangit nga naman kung dedepende ka doon sa sabon. Kasi baka mamaya, yun at yun na lang yung hanapin ng kumakain sa'yo. Eh. Hindi ka na makakain, di ba? So dapat kahit anuman yung lasa niyan, yung aroma niyan, kailangan kakainin ka pa rin. Kumbaga, kakain-kain ka. Ayan. I-maintain mo yun, Nancy, ha? Tandaan mo ang payo namin ni Paula V. Huwag dedepende doon sa sabon. Ayun. Palakpakan natin si ano si Miss Paula V sa pagbabasa niya, napakatapang din ng ginawa niya yun. Biro mo, yung mga fans niya nanonood tapos babasahin niya yung kwento ni Nancy na ubod din ng tapang. Ayan, yung mga Yakman Universe natin, inaanyayahan ko kayo na pumasok sa aming Yakman StreamYard nang sa ganun eh makapagtanong kayo kay Paula V. Syempre, walang uurungan to, brave to, no? Bago pa kami magsimula, tinanong ko na, may mga bawal ba? Hindi, lahat pwede, palakpakan natin. Solid, solid, no? May nag-message sa akin, kamukha ni Ma'am Paula V, yung nasa PS, ano ba yun? PS I Love You, no? Ah, mukhang ito ata yung sa Netflix. Yung ano, no? Yung To All the Boys. Yeah. To All the Boys I Love. Oh, pero mas maganda, syempre, si Miss Paula V doon, di ba? Oh, sariling atin, no? Support. Ayan. So, Miss Paula V, habang wala pa yung mga Yakman Universe natin, meron kasi ditong iba na talagang no-show. Ito yung mga pinoprotektahan nila yung kailang identity. So, yung mga katanungan nila, pinadala na lang nila sa messenger natin. So, merong nagtanong dito, kung pwede mo daw bang i-share yung first time mo, paano nangyari, saan, at kamusta ito? Yung first time na wala yung bataan, ganun ba yun? Oo, yan. Sa first boyfriend ko yun, 18 years old ako. And, ayun, syempre, pag first boyfriend, tas first mo, promise, ganyan. Hmm. So yun, nangyari lang yun sa bayan nila. Pero, alam mo yun, sinabi lang pala, hindi pala totoo yung promise para mawala yung bataan mo.
M-M-M lang. Pero paano nangyari yun? I mean, ano ba ginagawa nyo before bago napunta dun sa part na yun? Bawa, nasa bahay kayo, ganyan. Then... Wala, tinuruan niya talaga ako kasi as in, wala talaga akong alam. Hindi ko talaga like, alam kung paano. Pati yung pag-kiss, gano'n? Siya yung nagturo sa'yo? Yung momol, yan, marunong ako nun. Pero yung sa ano, yung part na ng sex, tinuro niya na yun sa akin kasi hindi talaga ako marunong. Oo, so parang dating naging mentor mo siya, gano'n? Oo, parang gano'n. Ilang beses kanya tinanong na ano gawin na natin? Ilang beses kanya tinanong, kinonvince bago ka napapayag? Actually, mabilis lang 'yun eh. Siguro mga 3 months na kami. 3 months na kami. Pero 2 years naging kami. So 'yun, yung 3 months. Ayun, 3 months, ayun na, nakuha na niya. Mm-mm. Then nung nakuha niya, for example, nung may nangyari na sa inyo, na-enjoy mo ba yung first time or parang hindi ka komportable sa una? Sa una, oo, hindi ako comfortable kasi tinuturuan ako eh. So, nung nagtagal na kami, yon as in, comfortable na ako na talaga dapat nag-aaya. Alam mo yun, yung gano'n na. Siyempre, pag sabi nga nila, totoo yun eh, pag babae, mas mael, mas maliit. Oo. Nung time na na-feel mo na ikaw na yung ano, ikaw na yung marunong talaga, paano mo ma-rate kung gaano siya nasa-satisfy sa'yo from a scale of 100, ayan. Tumirik ba makanya? Nabaliw ba siya? Nahook ba siya? Na-obsess? Hindi siya nabaliw kasi naghanap pa din siya ng iba eh. Ah, ganun ba? Grabe naman. Nakakaiyak naman yung nangyari. No? Ibig kasi sabihin kung nabaliw nun, siya, hindi naman siya maghahanap ng iba eh, diba? So, ano ba yung mga pinagawa niya sa'yo na para sa tingin mo beyond na yun sa normal? I mean, pinaka-wild na nagawa mo with him na parang hindi mo matanggap, ala, ginawa ko na nga yun pero naghanap pa din siya. Ano ba yung mga nagawa mong extreme? Pinaka-ayoko kasi yung BJ. So, yun yung kinagawa niya sa akin. Pero syempre, first boyfriend ko siya noon. So, yun yung ayoko yung BJ. Tapos ayoko din yung sa mouth mismo. So, nag-spit ako. Pero ayoko yun. So, alam mo yun, parang, but ginawa ko na nga yan, tapos iniwan mo pa ako, ganyan-ganyan. Ah, so, okay. So, yun doon ka napaisip kasi parang nating binigay mo na, no? Tapos biglang all of a sudden, naghanap pa rin. If I may ask, no? Para lang syempre magka-idea tayo kung gaano ka-deep itong napagdaanan ni Paula V. Paano mo ba nasabing naghanap? Baka naman mamaya, ano lang pala, na-link lang pala siya somewhere, di ba? Baka di naman, wala naman kemiana nangyari sa kanila. Paano mo na-confirm na pinangyari? Naghanap talaga siya eh. Kasi yung girl, parang friend lang din yun ng friend niya. So, nag-work yun malapit sa amin dito sa Walter Mart as sales lady. Tapos nalaman ko lang na, parang naramdaman ko lang kasi dumaan ako dun sa inuman nila eh. Tapos nakita ko magkatabi sila, ganyan. Hanggang sa hinabol ko yung babae kasi syempre first boyfriend ko yun eh. Mm-hmm. Parang naghahanap talaga ako ng away na, ba't kaya hinagawa nito yung boyfriend ko, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Syempre, kasi first boyfriend. Tapos, ayun, hinanap, I mean, hindi na link eh, naging sila talaga. Grabe, grabe yun, no? Grabe yun na wala sa buhay nung guy na to, kung sino man ito, no? Biro mo, Paula V. Dumulas pa sa kamay mo, grabe ka talaga. Grabe to si kuya, no? Hindi nila alam, no? Sila John Rexter Garcia, gustong magpa-shoutout sa'yo. Di ba? Sabi niya, shoutout Ate Lodi Cakes, di ba? Hindi alam, no? Na talagang solid na solid to. Then si Ronald Diaz, nanonood din sa atin, sabi niya, finish na, o, oh, diba? Ganon kadami yung humahanga kay Paula V. Hindi nalaman ni Kuya, no? Ni Kuya ang naghanap. Yung value, yung V. Hindi niya nahanap yung V kay Paula V. Oo, grabe, no? Grabe talaga si Kuya. Eh, ito nga. May tagtanong pa sa atin, syempre, 5 years kang single, no? May mga times ba na nasubukan mo na yung, kumbaga, self-care na tinatawag na masturbate, ganon? Kasi, ayun yung work ko eh. Nag-work ako sa exclusive content, exclusive website. So, yun yung work ko. Pero hindi ko siya daily basis na ginagawa. Ginagawa ko lang siya kapag gagawa ako kailangan ng videos. Pag-videos lang. Ganun lang. Kasi, sa 5 years na yun, 4 years naman may kafubo ako. So, So win-win. Kasi may kafubo naman. Win-win kasi may kafubo naman. So, kahit single, may maintenance kumbaga sa high blood, no? Merong umaagapay kay Paula V.
So ito, habang gumagawa ka ng video, for example, no, nagdadaliri o dial up tawag nila doon. Halimbawa lang pag ginagawa mo, paano ka nagiinit? Ano ba yung mga iniisip mo? Kasi kailangan ma-convince mo, 'di ba, makakapanood ng video. Hindi mo naman siya kailangan gawin for the sake na magawa mo lang siya at makunan ka na ng, on that act. Paano mo nagagawa na parang ma-feel nila na nakaka-L yung video na ginagawa mo? Paano mo minomotivate yung sarili mo? Pagka ganun, pagkagawa ako ng videos, usually, nagtitingin muna ako sa porn site. Siyempre. Ganun. Oh. Tapos kapag na-feel ko sa sarili ko na in-mood ako, I'll do it. Pero pag feel ko sa sarili ko na parang walang sense yung video na gagawin ko ngayon, so hindi ko na lang itutuloy. Kasi sayang yung bayad nyo eh. Diba? Oo. Ganun. Oo, yung bayad nyo, Jason, ha? Kayo, yung mga ano nyo dyan, ha? Sayang, kaya... Oo, yung subscribe pa lang pala, ayun. Oo, ano, ang sulit, di ba, Paula? Eh, yung kafubo mo, paano to nag-apply? Kasi dyan, feeling ko, doon mas curious yung Yakman Universe, eh. Kung paano nagtagumpay ang kauna-unahang lalaki sa Mars. Paano? Paano siya nag-recognition ba? Paano ako nagkaroon ng setup na may kubo? Ayan, o. Yan yung maganda malaman. Hindi pa kasi kami parehas ready nung guy. Tapos hindi, ayoko pa kasi mag-commit noon for, ano, a year ago. Ayoko pa mag-commit doon sa 5 years na single ako. So yung 4 years na single ako, dahil ayoko mag-commit, nakamit ako ng guy na gusto din ng FUBU. Or like, alam mo yun, kasi pag FUBU wala kayong commitment, bawal mag-sanas, bawal ganito, ganyan. So, ayun, parang, syempre, at first, hindi kayo nag-uusap na, oh, FUBU to, tapos kailangan ko ito ganyan. Mangyayari na lang yun eh, pag paulit-ulit na kayong nagkikita. Okay. Parang ano, parang yung mga nasa movie, kasi may napanood akong ganyan eh, parang kay John Lloyd, tsaka kay Angel Oxin, no? Yung movie nila na yon, yung Unofficially Yours. Diba? Parang pinipitik na lang yung condom sa bulsa, tapos alam na kung condom, parang gano'n. No? Sa ganitong setup ba, Paula, bago ko pala tanongin to, ano bang itsura ni Kafubo mo? Bigyan mo kami ng idea, kamukha ba siya ni Ding Dong Dantes, ni Dennis Trillo, ano bang datingan nito? Hindi kasi ano yun eh, hindi kasi in 4 years, isang Fubo lang yun eh. Ano yun? May ano pa. Sige, linaan natin yan. Pero lahat, ito na lang, lahat may tats. Ah, okay. So, pag may tats, ayan na, makikinig kayo ha, mga katabloidista. Basta, yung mga may tats daw, yung may medyo pasado. So, pag may tats, medyo points na sa'yo yun. Halimbawa, saka hindi Dwayne naman Johnson, kasi like 1 month lang FUBO. Matagal talaga. Like mga 6 months, 5 months, ganun yung span ng FUBO. Ayun. Like tama. Maganda 'yon. Kasi parang hindi lang kayo nagtikiman noon, no? Parang contractual employee na lang, 'di ba? Parang ganoon. 6 months lang tayo, ha. Tapos ito, titingnan ko kung re-renew kita. O regular kita, 'di ba? Ganito 'yon. So paano halimbawa tatapusin niyo 'yung pagka-FUBO niyo? Ano, darating ba sa point na dalawa kayo na magkakakalas na lang kayo, or ikaw 'yung magde-decide na hanggang dito lang tayo? May ganun ba? Hindi na lang kami nag-uusap bigla. So ito, ano lang to, estimate mo lang tong 6 months na to. So parang dun lang siya nag-run. Ah, okay. Pero pinakamatagal ako last year. 9 months yun eh, almost a year. Hindi na lang kami bigla nag-usap nung guy. Pero hindi kami nag-away. Kasi nung nagkita kami, parang accident lang na nagkita kami somewhere. Tapos dun lang namin na napag-usapan na ba't biglang nawala, ganyan. Pero yung sa mga past, bago siya, hindi na namin pinag-uusapan. Ganun na lang. Kasi pag pinag-uusapan nyo pa masahaba eh, tapos baka mag-argue pa kayo. So, enough na lang, diba? Ah, oo, tama. Pero syempre, sabi mo nga, may mga times na may mahaba kang kakafubo. Totoo ba na kailangan pusong batok dito, o may times talaga na parang nafo-fall ka na rin sa guy? Although bawal kayong magbigay na restriction dyan, pero nag-selos ka pag may kasama ka. How was it? Mahirap ba yun? O di mo napagdaanan yun? Napagdaanan ko yun yung mafo-fall na ako. Mm-hmm. So, pagka ganun, syempre hindi ko pwedeng marupok na parang kapag nag-aya sa'yo ngayong gabi, go ka agad. Mm-hmm. Pero, dahil nga marupok ako, nag-go ako. Pero sinabi ko naman sa kanya na medyo nafo-fall na ako. Ano so, sabi niya?
Nagtuloy pa kami. Tapos hanggang sa biglang nawala na lang ako ng gana, tapos nawala na lang siya ng gana. Pero alam mo, sa totoo lang, no, na-imagine ko yung scenario na sinabi ni Paula, yung parang si girl, fubo lang kayo, pero si girl, sinasabi niya sa'yo na nafo-fall na siya. Bilang lalaki, tatamaan ka eh. Yung parang mahahabag ka, yung parang nating eh, ala, ba't kaya hindi ko siya pagbigyan na lang ng chance, something ganon. Pero yun na, nagulat lang ako na parang hinayaan lang niya na maging ano, na maging ganun lang talaga, kung baga hindi niya na-appreciate na na-fall na sa kanya. Or syempre, siguro, baka sa isip lang din ng lalaki, di talaga siya ready sa commitment, yun yung medyo sad part doon. Pero yung the mere fact na may na-fall sa'yo, di ba, na hindi mo niligawan pero na-fall sa'yo, may something sa'yo na kamahal-mahal ka. So, di ba, minsan lang yung ganun, so sayang na naman. Pero pag fubugan yun talaga eh, may mafufall at mafufall talaga pag fubugan. Patibayan lang talaga, patibayan. Mm. Sa'yo ba may na-fall sa'yo na ikaw naman yung may ayaw, ganon? Parang wala. So mga veterano pala itong mga Hokage na to, no? Alam nila yung no day rule, no? Parang ganun. Alam nila yung gagawin nila. Bago pa pumasok, hindi, matibay na ako. Alam ko na yan. Hindi sila yung pag once nakafubo, di ba? Iba-iba kasi. Pag nakafubo mo, parang pagkatapos nun, feeling boyfriend na kagad eh. O, ba't ganyan suot mo? Bawal yan. O, bawal ka sumama kay ganyan. Bakbakan lang tayo. Di ba may ganun, no? Yung self-centered, selfish, no? Mahirap yun. Ay, meron akong ganyan yung last ko na 9 months. Kasi o, yan, parang yan, yan. Nakita ko siya na ano eh. Kasi nasa bar kami nun. Tapos may friend ako na nilip ko. Excuse me. Tapos binati ko lang. Tapos parang sabi niya, sino yun? Ba't mo kinakausap? Tapos parang ako, ay, tayo ba? Alam mo yung parang ganun. Pero oo naman. Hindi ko masabi yon kasi alam ko sa sarili ko na gusto ko din yung guy. Pero parang nagulat lang ako na, ay, pwede ko palang mag-attitude ng ganyan. Alam mo yon. Oo. Pangit. Pangit ka fubo. Kumbaga, pangit ka laro. Ika nga, no? Pagkalaro, laro lang, parang gano'n. Tsaka, alam mo, dapat lang siguro, no, ipa-implement na natin, ipa-implement na. Siguro dapat sa mga pumapasok sa mga ganitong setup, fubo, ganyan, maliban sa matibay yung dibdib ninyo, eh kailangan, no, simula pa lang, medyo, although di naman kailangan ng label or what, pero yung malinaw sa isa't isa, na ito lang yung ma-offer ko, hanggang dito lang ako. Kasi kapag clueless, kagaya na sinabi ni Paula na biglaan na lang nangyari, hindi naman nila pinlan, at the end of the day, mayroon talagang isa doon eh, na hindi naman mag-feeling, pero syempre tao tayo eh. Yung ma-feel niya na parang, ala, sarap sa feeling na kasama ko siya lagi. Parang ganun kasi sabi nila, kapag ka nag-sex daw, hindi lang daw yung pem-pem, tsaka yung ano, no? Yung taguro tawag doon. No? Kung baga pa nagsasama, hindi lang daw yun. Yung kaluluwa daw, soul ties kung tawagin, di ba? So mahirap. Eto, gusto kong may nagtanong din sa atin, sabi nila, kung i-rate mo daw yung performance mo pagdating sa pakikipag-sex, ano sa tingin mo at bakit? Mild, moderate, o hardcore? Tingin ko nasa mild lang. Kasi it's either top ako or top yung guy. Yun lang yung gusto ko. Ayun, tama. Tsaka maliban dun sa mild ka tapos top or yun lang talaga yung ginagawa mo, kailangan talaga may tature, no? Mawa mga The Rock, Dwayne Johnson, mga ganyan. Pwede ba yun? Kahit hindi naman. Pero yun kasi, parang yun lang yung rate ko sa sarili ko. Kasi yun lang yung gusto ko talagang gawin. Ah, na-attract ka, no? Parang si Kwan, parang si Adam Levine, yung mga ganon, Adam Levine. Ay, oo, syempre. Si ano, si, nakalimutan ko yung pangalan ni Aquaman eh. Yun, si Aquaman, pwede rin, di ba? Yung mga may ahit sa kilay na badass yung dating, no? Eto, gusto kong malaman, ano ba yung wildest sexcapade na nagawa mo so far? Kung baga sa kasaysayan ng pakikipagtalik mo, ano yung pinaka-wild na nagawa mo sa tingin mo? Siguro yung nag-DJ ako habang nag-drive yung guy. Uy, mahirap yun ha, kasi yung cambio niya, hindi niya mahahawakan. pero hindi natapos mismo sa road ha, as in kailangan namin gumilit para matapos, ganon. Ah, okay. Kasi mahirap pag dumatakbo, tapos di ba, baka pa mapikit ka, mahirap yun. Alam, kung bilis mo, no? Iba yan. Baka diretso langit ka na nun. Biyaheng langit, literal. So yun yung pinaka-wildest so far na gagawa mo. Kumbaga, nag-DJ,
habang tumatakbo, no, matindi. E ano naman yung ano, sexual fetish mo or fantasy na gusto mong gawin na hindi mo pa, alam mo yun, parang goal mo, one day, magagawa ko din ito. Parang wala na. So, lahat nagawa na? Lahat nagawa ko na yun. In 5 years, no, single ako, lahat nagawa ko na in 4 years. Pero 1 year na ako walang sex life. Yun, kumbaga sarili lang sa 1 year, no? Hindi kasi may mga tinatanong kami before dito, ang mga sinasagot nila, like for example, gusto nila matry yung mga threesome, dalawang babae, yung iba naman, dalawang lalaki. Hindi mo ba naisip yung mga ganong erotic na imagination? Hindi, parang may once lang na inisip ko na papayag ba ako ng threesome, mag-ganon, or like foursome. Mm-hmm. Pero alam ko sa sarili ko na ayoko, kasi seryoso ako eh. So mm-hmm. parang, oh, ba't ako hindi mo ako kinis? Ba't ako hindi mo ako pinasukan nyo? Parang gano'n, di ba? Ah, okay. So magka-conflict. Pwede kayo magsabunutan dun sa orgy. Pwedeng mag-walkout pa ako. So mas good. Tama. Siyempre, no? Ang pangit nga naman nun, nanonood ka lang, no? Tapos mm-hmm. maybe magbibilang ka. O ba't isa pa lang ako? Sila nakadalawang balik na. Parang gano'n. Nakakainis nga naman. Eh, what if 2 guys? Halimbawa, 2 guys. Hindi mga LeBron din. James, gano'n. Hindi rin, okay. Hindi ka din naman. Pero nakafocus lang sila sa'yo, syempre. Hindi naman pa pwedeng sila, tapos manonood ka. Negative, pass. Okay. Eto, ano na, halimbawa, Paula V, no? Nadedetect mo ba pag yung isang lalaki ay gusto kang i-hit? Oo. Paano? Kapag gusto, pinaka-ayoko yun eh. Yung pag gusto nangihingi ng selfie. Mm-hmm. Ano ba magkausap? Parang, Paula, saan ka? Tapos madaling araw magme-message. Sabihin ko, bahay, patulog na. Selfie ka nga. Pagka ganun, ayoko, hindi ko na nire-reply. Like, parang, hello, ba't ako mag-send ng selfie sa'yo? Sino ka ba? Oo nga naman, may point, no? Grabe. Ba't kasi madaling araw, pwede naman tanghali habang showtime, di ba? O kaya lang sa isang gabi habang wawawin, di ba? Pwede naman yun, pero ba't madaling araw nga naman, no? Tama, mapapaisip ka din. Pero hindi na lang ikot pang kahit. Kasi ganun eh, pagka ang lalaki gusto mag-hit, di ba? Sabihin mo sa akin kung mali ako. Parang, oo. Tama. Mali ba? Gabi. Pero mas maganda kasing ma-advise ko sa Yakman Universe natin, prangkahin na lang nila. Kasi mas masarap yung feeling na ano eh, na napapayag mo siya nang dahil straight to the point ka kasi nagpaligoy-ligoy ka. Kasi minsan, nakaka-turn off din sa side ng girl. Ito mo si Paula V, di ba? Parang na-off siya nung sinabi na, send ka nga ng selfie. Parang nagpa-cute ka pa eh. Pero gusto mo lang naman pumasok sa hiyas, di ba? Parang gano'n. Di ba? Unlike pagka sinabi mo, no? Gusto kitang i-hit eh, prangkahin mo na. Ma-reject ka man o hindi, at least nasabi mo yung pakay mo talaga. Eto, may tanong pa pala, no? What if trip mo yung isang guy, talagang gusto mo siya, may tattoo, ganyan. Paano mauuwi yung usapan sa your place or my place? Kasi may mga guys na mahihiyain din eh. Yung parang ganon. So, paano yun? Mag-first move ka ba? O talagang hihintayin mong siya mag-move? Kasi may mga torping lalaki. Pero bet nyo yung isa't isa. Paano yun? Pagka recently kasi may na-meet akong ganon. Medyo ko. Oo. So, pagka ganon, nahayaan ko lang. Like, parang if ayaw mo, okay, sige. Diba? Pero yung kung dati na ako, a year ago, sasabihin ko, limbawa, nasa inuman kami, ay, parang hindi na ako makakauwi, sakit ng ulo ko. Ganyan. Wow! May script, no? Ayan. So pag sumakit yung ulo, paano pag binigyan ka ng bio-jessic? O, ito, may bio-jessic dito. Hindi ako nahihilo. Gusto ko matulog yung gano'n. Ayan, no? Diba? Talagang walang ano, no? Parang it won't take no. Parang bawal ka mag-no doon. Yes ka na lang talaga, di ba? Wala ang hina mo na. Kung sasagot kundi, samahan na kita matulog, gano'n. Ayan. Tapos sinamahan kang literal, no? Nilagyan ka pang kulambo. Ay, naku, ang hina na nun. Oo, tama. Magandang move na yun, no? Siyempre, pagka gano'n, magiging concern. Si lalaki, di lahat naman na lalaki, may natural na ano eh. Kumbaga, pagka gentleman, pagpapasiklab, di ba? So effective yun, maganda yun ha, sa mga yakman nating babae ha. Hindi ko yung masabing gayahin nyo, pero gano'n na nga. Tricks lang for me. Pero may mga babae kasi straightforward eh. Mm-hmm, may gano'n, no? Ako kasi parang more on pabebe, parang sabihin ko, ayun nga, gano'n, naantok ako, masakit ulo ko, mga gano'n.
Tapos pagkadating nyo dun sa place niya, kung saan man, nawawala yung sakit ng ulo. Yung mga ganun. Mahuhulasan ako, ganun. Ito, gusto kong malaman, syempre, no? Dahil sa iyong angking ganda at alindog, may mga sikat ba, celebrities, na sinubukan kang katukin sa iyong pinto? Meron ba? Bawag natin pangalanan kung meron man. May mga sikat na ba? Famous meron, people. Meron. Ayan. Ano ba to? Kapuso? Kapamilya? Politiko? Alam ko kapuso siya eh. Hmm. Kapuso. Ano to? May palabas ba to ngayon? O wala? Hindi ko sure. Kasi binlock niya ako sa Instagram eh. Oh! Ba't naman binlock? Eh, nag-knock on your door nga siya. Kasi ano yun? Parang few years ago. Parang, syempre, gusto niya ako i-hit, ganyan. Hmm. Tapos, dahil sobrang kulit niya, ginawa ko, pinapunta ko siya sa House Manila, dun sa Pasay. Hmm. Tapos, pinapunta ko siya dun, hindi ko siya minute. Bilinlock niya ako, kasi pinapunta ko lang siya dun eh. Pero ba't mo pala siya pinapunta lang? Hindi mo talaga trip? Hindi ko talaga trip, kasi sobrang kulit. Ah, okay. So, parang bawi mo sa kakulitan, gano'n. Ayun na nga, binlock si Kapuso. Si Kapuso talaga, alam mo, Kapuso, patience lang eh. Di ba yung parang kahit ayaw, Kapuso ka, may tsura ka naman siguro, di ba? Kumbaga, wala. Wala, nalampasan niya eh. Naghintay siya dun sa ano eh. Sa, di ba? Sayang. So ito, sino sa mga, speaking of showbiz, no? Sino naman sa mga showbiz celebrities natin, no? Ang willing kang makasama sa isang gabi ng ligaya at ano yung mga gagawin mo? Ayan. Showbiz? Fantasy. Parang wala. Wala sa local? Wala? Parang, wait, sige, mag-iisip ako. Bawa Gerald, Derek, mga ganun. Oo, Derek Ramsey. Wow, grabe. Yan, yung natanong ko eh. Bakit pagka, bawa, tinatanong natin yung babae, kanino ka nalilibugan? Lagi na lang Derek, di nawawala yung sa listahan si Derek eh, no? Anong meron iba ba kay Derek Ramsey? Iba kasi yung siya, alam mo yun, like parang iuuntog ka niya sa katawan niya, parang gano'n. Oo, yan, nagkaka-idea tayo, no? Kung bakit marami nang hook kay Derek. Oo, yung parang, yung dating ba niya is parang tinitignan ka pa lang niya, nahuhubaran ka na, parang gano'n? Kasi yung sex appeal kasi ni Derek, iba talaga. Mm-hmm. Ganon. Mapapaso ka, parang ganon? Mm-hmm, parang ganon. Parang pag tinignan ka pa lang niya, sasama ka na, ganon. Derek, magkano yung ganon? Magkano yung ganong appeal? Tinitignan pa lang, sasama na, no? Iba. O so, kung bibigyan ng chance na magkaroon kayo ng sexy movie ni Derek. Siyempre, bago e-rolyo to, mag-ano muna kanya, mag-workshop muna kayo niyan. Pwedeng private para maging komportable kayo. So, sa workshop na gagawin ninyo, ano yung mga gagawin mo sa kanya para maging close kayo? Ako yung mag-move, ganon. Oo. Ano mga gagawin mo? Siguro kung kakapala ng mukha, lagi ko yung message yun. Hindi, halimbawa, nandun na kayo sa workshop. Lang din naman, di ba? Nasa sexual workshop na kayo, halimbawa, nandun na kayo mismo sa kwarto na kayo lang. Ano mga gagawin mong mga position sa kanya, kung ano mang mga ano mo, naiisip gawin para, syempre, bumilib siya sa'yo at maging close kayo bilang partner. Kasi pagka ganun, like parang if first meet, syempre magkakwento ako, like parang ganito yung nangyayari sa akin, ganyan. Siyempre, papalipitin mo muna yung loob sa'yo, di ba? Oo. Tapos pag medyo malapit na, ayain mo na yung mga gano'n. Bawa, nagkikwento ka pa lang, my name is Paula V, sabi humawak na sa bewang mo. Yung mga gano'n. Kapag gano'n, let's go. Tama. Go na. Yun, no? Solid. So, siyempre, Paula V, bago ka namin pakawalan, meron kami dito nga sexy fast talk. Ayan. So, pagkatap yun. So, sasagutin mo lang itong mga sexy fast talk natin. Pwede mag-pass, pwede mag-vote. Okay? Pass alright. And vote lang yung pwede. Hindi, pwede rin. I mean, pwede ka sumagot. Pag halimbawa, nahirapan ka, pwede kang mag-pass, pwede kang dalawa yung sagot mo. Vote. Ganun. Okay.
Alright. Okay. Sexy fast talk. Question number one. Spit or swallow? Spit. Ibabaw or ilalim? Ibabaw. Ayun, ikubaw ibabaw. Blowjob, handjob? Handjob. Madilim or maliwanag? Madilim. Basa or tuyo? Basa. Malaki or magaling? Magaling. Magpapakain ka or kakain ka? Kakain na ako. Yun. Doggy style o missionary? Missionary. Piolo Pascual, Robin Padilla? Piolo Pascual. Yun, no? Papa P. Ayan, palakpakan natin si Paula V. Grabe, lagablab, no? Ang dami niyang na-share sa atin ngayong gabi. So sana hindi pa tong huli. Paula V, makakaulit pa ba kami sa'yo? Oo naman, kahit bukas, let's go. Ayun, no? Tuwa yung tech natin. Hindi ko napapangalanan, ha? Ay, belated happy birthday sa tech niyo, ha? Oo, oh, solid yan. Si Boss Jason Vinyas. May tanong ka ba, Jason? Sige, off-cam na lang daw, off-cam na lang. So, Miss Paula V, promote nyo na po yung mga dapat nyo i-promote. Guys, ayun, if gusto nyo lang mag-subscribe, meron po akong exclusive content. Paula V, that is my girl.com and onlyfans.com/officialPaulaV. And please do follow me on Instagram at Paula V Official, Twitter, Paula V Official as well. And dito sa Facebook, follow nyo din ako, Paula Daniel Balbuena. Ayun lang. Thank you po! Ayan. Thank you so much, Paula V. Ayan, nabuhay ka. God bless you at maraming salamat sa pagpapapawis sa Yakman Universe. Iba ang talisikan ng mga ano. Baka maraming sirang cellphone, maraming pumuntang Green Hills bukas. Mga nabasa. Ipo-blower. Ayan. Thank you so much, Paula V. Thank you so thank much. You more po. Power sa iyong career. Ayan. God bless. Thank you. At ayun mga ka-WDista, no, grabe, pinagpawisan ba kayo? Ganun talaga. At syempre, no, sa Friday, Talik Talk, 6 p.m. makakasama natin si Derek. Marami nag-request kay Derek, so makakasama natin si Derek. Friday, 6 p.m. okay? Talik Talk po yan. Thank you so much mga ka-WDista. Ako po yung lingkod na nag-iisang tigasing pwede niyong himasin. Ang magaling sa labas-masok. Ang hardinerong magdidilig sa inyong mga katawang lupa gabi-gabi. Jigo Jigolo. At syempre kayo nakatutok dito lang sa Talik Talk. Talik Talk. Talik Talk. Talik Talk. Kasama si Jigo Jigolo. Talik Talk. Talik Talk.